Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang reaksyon ni Casimero sa Inoue versus Dasmariñas at ang banat kay Rigondo. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So sa bagong upload nga po ni Janriel Casimero sa kanyang official YouTube channel na Cuadro Alas It's My Boy, ay sinabi nito ang kanyang reaksyon patungkol sa bakbakang magaganap sa June 19 sa pagitan ng ating isa pang pangbato at IBF mandatory challenger na si Michael Dasmariñas at ng Japanese monster na si Naoya Inoue. Ayon kay Casimero ay good luck umano sa ating kababayan na si Dasmariñas at okay lang naman daw na ito ang makakalaban ni Inoue at hindi siya. Dahil alam naman niya daw na gutom na din si Dasmariñas sa kampyonato kaya gustong gusto na din itong lumaban. Dagdag pa ni Casimero na sana nga ay mangyari na talaga ang laban ni Dasmariñas at Inoue dahil umaasa siya na baka manalo ang ating pambato at masingitan si Inoue. Sana nga umano ay makasingit si Dasmariñas nang sa ganon ay matapos na ang karyer ni Inoue lalo pat alagang-alaga daw ito pagdating sa bansa nilang Japan. Dasmariñas. Yun, good luck na lang sa kababayan natin na si Dasmariñas. Alam natin na gutom na gutom yan si Dasmariñas. Gusto na rin niyang lumaban. Sana matuloy na yung laban nila para naman din na baka masingitan yan si Inoue. Diyan na nagtatapos yung karir niya. Alam naman natin sa Japan, sinusuportahan talaga si Inoue. Inano talaga para hindi masira yung record niya. Pero samantala, puspusan na nga po ang pag-e-ensayo ni Dasmariñas para sa nalalapit na world title fight niya kay Inoue. Kahapon lamang ay kumalat ang mga litrato na magkasama silang nag-e-ensayo ng isa pang bantamweight prospect na si Carl James Martin. Ayon sa Real Fight PH ay sinabi ni Dasmariñas na ang speed, power at constant movement ang mga dinala at naitulong ni Wonderboy sa kanya sa training camp niya. At pinaalala din ni Dasmariñas sa kanyang sarili na dapat daw ay handang-handa siya sa lahat ng bagay para sa nalalapit na sagupaan nila ni Inoue sa June 19. Sa kabilang banda naman ay dahil malabo pang maganap ang bakbakang Casimero at Inoue sa lalong madaling panahon, kaya naman sinabi ng angas ng Pinas na madami pa naman pwedeng labanan na malalakas sa bantamweight division gaya ng WBC champion na si Nordin Ubali at nang minsan tumalo kay Nonito Donaire na si Guillermo Rigondo. Paliwanag ni Casimero na aminado naman siyang magaling talaga si Rigondo lalo pa 2-time Olympic gold medalist ito at dahil nga tinalo din ito si Donaire dati. Subalit pag natamaan daw itong si Rigondo ng kamao niya ay paniguradong matutulog ito sa laban nila. Pag maghanap kami ni Rigondo, alam naman natin na si Rigondo natalo niya si Donaire at magaling din yan si kasi Olympians, 2 times Olympians din yan at hindi din yan natin pinamaliit at magaling din yan. Ang maano ko lang dyan kay Rigondo, pag matamahan yan sa akin, kahit isang basis lang, tulog yan. So ayan nga po ang video natin for today mga idol. Comment down below your opinions at huwag kakalimutang mag-subscribe for more Sports Talk.